carpet ang first ever Pinay sa Golden Globe na si Dolly De Leon na dashing. Yung napuputulan na kami ng kuryente. Very recent. Umutang ako ng umutang ng pera. Yes, totoo, honestly. Pagdating sa ganun, makapalang mukha ko. I approached my friends, family, and I was asking for help, actively asking for help. I'm not one kasi to... When you're that low, yung pride mo, hindi na siya importante. Ang priority ko na is mapakain ko yung pamilya ko and to make sure that their needs are met. So, binaba ko na yung pride ko and I really approached people to ask for help. And okay guys, kasama na natin ang award-winning actress, the pride of Pinoy's. Walang iba kundi si Miss Dolly De Leon. Hi, Dolly! Hi, Sir Julius! Thank you so much. Welcome to my channel. Thank you! Sobrang happy kami at naimbitahan ka namin dito. Excited ako, finally. Maraming curious sa mga viewers natin kung paano ka ba nakapenetrate sa ano sa international scene? Meron ka isang nominated na movie sa Golden Globe. Yes, kasi si Ruben Östlund, yung Swedish director ng Triangle of Sadness, kailangan niya ng Pinay para dun sa pelikula niya. So, ang ginawa niya, pinapunta niya yung casting director niya dito sa Pilipinas, nagpa-audition siya. And isa ako dun sa mga nag-audition. Kinontak ako nung Philippine contact nila dito, si Jake Makapagal. And tinawagan niya ako, sinabi niya, oh, naghahanap si Ruben Östlund ng Pinay. So sabi ko, oh my gosh, di ba? I mean, Ruben Östlund, nanalo siya ng Palme d'Or before that. Wow. So bumanda ako, nag-audition ako, and then, ano, napili ako. So yun nangyari. Pero may iba pa na mga nag-audition din? Marami daw kami nag-audition eh. Parang 40 ata kaming nag-audition eh. Parang ganun. Tapos, ano yung role mo talaga? Is that si Abigail talaga? O may iba pa? Dapat? Yung role ko talaga is Abigail. Pero yung pagkakasulat niya kay Abigail, ano siya, mas matanda. At saka, ibang-iba dun sa kung paano ko siya ginawa sa pelikula. Kasi ang style ni Ruben Östlund, kung ano yung tinatanggap niyang artista, kung ano yung criteria niya for choosing an actor. Gusto niya makita kung anong mailalagay ng artista doon sa role na yun. So, ang ginawa niya, nung nakita niya kung ano yung ginawa ko ng audition, ginawa niya mas bata and kung ano-ano pa yung ibang changes. What was the audition like? It was, ano, I had fun. Kasi, usually kasi pag audition, palpak ako eh. So, nung pumunta ako doon, nang nasa isip ko, hindi ko naman ito makukuha. So, i-enjoy ka na lang. Yeah. So, in-enjoy ka na lang. Pinaglaruan ko na lang siya. And, nag-enjoy ako. So, hindi ako masyadong kinabahan actually. Kasi normally sa auditions, lagi akong kinakabahan. Tapos lagi akong natatakot na baka hindi ko makuha. Pero this time, dahil alam ko namang hindi ko makukuha, parang for me, I had nothing to lose. So, ginawa ko na lang. In-enjoy ko na lang. Pero before nagkaroon ng mga Golden Globe, mga BAFTA, in-expect mo ba na mananominate ka for the role? Hindi po talaga. Hindi talaga. Ang alam ko lang, magiging successful yung film. Yun, alam ko yun for sure. Alam ko na magugustuhan ng international crowd. Ang fear ko is baka hindi magustuhan ng mga Pinoy. Yun yung naging fear ko. And never ko na-imagine na yung nominations, wala. Saan reaction mo, no? Biglang lumabas yung pangalan. Hindi pa rin ako makapaniwala. Actually, hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Parang wild. Ang weird. Saka you were against mga kilala na, di ba? Sa Hollywood, mga actresses. Oo. So, nakaka-intimidate pati. Kasi parang... Tsaka nagkaroon ng point na, do I deserve to be here? May ganong aspect na yun. Tama ba to? Baka nagkamali sila. May ganun. Sobra, nakakagula talaga. Ano mga unforgettable moments mo doon sa mga awards na pinuntahan mo? Siguro yung unforgettable moments ko talaga is, seeing the people that I admire, yung mga artistang nagagalingan ako. And yung directors na nagagalingan ako, like si Sarah Polly, yung nagsulat ng Women Talking, yung mga ganon. Si Daniel Deadweiler, sa Till, na-meet ko rin siya. And Alison Williams, na-meet ko rin siya. Yung more of that,
more of more ano, than yung mga ano, mga actresses na, mga actors na nakita. Ay na. Yung mga big time actors, oh, like si Cate Blanchett, yun syempre talagang oh, wow, amazed ako, Michelle Yeoh, oh, sobrang amazed yung mga ganun. So yun, yung more of that and learning from the people I actually interact with, yung oh, having real conversations and talking about, you know, how film works in their country, yung mga ganun, yun yung mga unforgettable sa akin. Oh, they like pag kasama mo na sila, ano ba sila? Ah, feeling star ba sila? Hindi, ganun? Hindi, hindi. Ano, talagang ano lang sila, they're very down to earth, they're approachable, they're normal people. Kaya nga nakakaaliw eh, kasi nahi-humanize yung experience, made them human to me eh. Hindi na yung parang, huh? At first, syempre. At first, talagang intimidated ako. Talagang, huh? And then, pag nakausap mo na, like si Jessica Chastain, na-meet ko siya, eh, sobrang grabe. As in, I love her so much. Why? She's a very good actress. Halos lahat na ng trabaho niya, napanood ko na. She's really good. And napanood ko yung play niya, A Doll's House, sa New York. Na-meet ko siya after. Normal na tao. Down to earth. Yung sarap kausap. Warm. Yun, walang ere. So, saya. Yeah, so, it's more of I went there to congratulate her for her performance. So, more of congrats for the film yung mga sinabi niya. But na, we didn't really have an in-depth conversation. Wala kang ano, parang naging parang medyo close kung naging friend among all these actresses and actors. Siguro kung meron man akong naging friend, si Amy Lou Wood. Yun, naging napanood-pinanood ko yung show niya. Siya yung ano, Sally Bowl sa Cabaret. So yun, I would say na we became friends. And si Greg Quider, who's a director, yun, I would say he's also my friend. Yung mga ganyan. That's nice. Yeah. Si ano ba, nakita mo rin si Brad Pitt, si Leonardo, mga ganun. Nakita ko si Brad Pitt from afar. From afar. Pero hindi ko talaga siya linlapitan. Si Ana de Armas, yun. Oh, wow. Yun, I would say na yung talagang I was able to talk to her talaga for, you know, a significant amount of time. Hindi, at hindi mababaw yung usapan namin. So, yun, yung mga ganun. After that, meron ka pa ba mga ginawang ibang ano, mga movies? May ginawa akong ano, independent film, Between the Temples, na ipapalabas sa January, na hopefully mapasok namin sa Sundance Film Festival. Tapos yung Grand Theft Auto na nag-wrap na, I think next year din yung lalabas. So yun naman, studio film yun, action comedy. Anong role mo dun? Okay, yung role ko sa Grand Theft Auto, hindi ko pwedeng sabihin kasi medyo surprise yung character na piniplay ko doon. Hindi ka parang Abigail doon? Hindi, hindi, hindi. Malayo, malayo ka Abigail. Hindi, hindi, malayo, 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 malayo. Tapos yung Between the Temples, stepmom ako nung lead. Si Jason Schwartzman. Si Jason. Oo, siya yung sa Between the Temples. Tapos, yung isa, Grand Theft Auto, John Cena. John Cena? John Cena. Oh my! And Awkwafina. How are they like? John Cena. You know what? I didn't meet them kasi yung day na nag-shoot ako, nagte-training sila. Dahil puro sila action scenes. So wala kayong together? Wala kaming scene together. Wala kaming scene together. Okay. Yun. Tapos si Jason Schwartzman, lalabas siya dun sa bagong Hunger Games. Siya yung game show host, parang yung role ni Stanley Tucci. Si prequel yung lalabas, di ba? Are you planning to audition for a Hollywood movie? Yes, yes, I am planning to audition. Like Crazy Rich Asians, meron bang ganoon? I would love to audition for that. Uh-huh. Have you considered auditioning? Yes, I'm very, actually nag-audition na ako for, I think one film nag-audition na ako. I'm very open to auditioning. Not Crazy Rich, ha? Kasi magkakaroon na part 2, di ba? Hindi. Wala pa. Oo. Tell us what it's like to audition. Kasi I'm sure maraming mga viewers natin, mga young actors or medyo senior actors na gusto rin makapasok sa Hollywood or international. How? Alam mo kasi ang audition, ang kalaban talaga ng artista sa audition ay nerves. Nakakanervyos kasi. Kasi you're being judged eh, di ba? So, ang importante, para mawala yung nerves, number one, go prepared. Alamin mo yung lines. Kung kaya mong i-memorize na yung lines para hindi mahawak yung script, at intindihin mo yung story tsaka yung character, mababawasan yung nerves mo. Pangatlo, ang importante is huwag mong iisipin na kailangan kumako yung trabaho. Ang iisipin mo, kailangan kong magkwento based dun sa script na binigay. And then mawawala na yung nerves mo. Paano pag hindi ka masyadong fluent sa English? Pwede hirap ka?
Ano ba yung disadvantage yun? If di gamitin mo, kung hindi ka fluent sa English, gamitin mo yun. Pwede mong gamitin sa eksena yun eh. That can be something that will make the scene better pa nga if you add your own ano eh, weaknesses. Madaming tao all over the world hindi magaling mag-English. Oo nga, di ba sa iba? Tayo lang naman sa Philippines yung conscious. Conscious, di ba? Kailangan marunong mag-English. Sa kanila, hindi ganun. Kahit hindi perfect, sabi nga nila parang barak English. Yes, okay lang sa kanila. And they're very forgiving. Hindi nila pinapansin yun or binabate. But how do you know if there's an audition ongoing? May agent na kasi ako eh, tsaka manager. Okay, so sila ang nagsasabi sa akin pag may audition. Anong year ka nag-start mag-act? 1989. I've done teleseries, I've done indie films, I've done plays, yun. Doon ko na-meet si Tin sa theater. Oo nga, magka-theater nga raw kayo. Mm-hmm. So how do you feel na biglang 360 degrees, biglang wow, biglang kilala ka lang ng Pilipino? Alam mo, Sir Julius, hindi pa rin talaga ako makapaniwala, promise. hindi, promise talaga, hindi pa rin ako makapaniwala. Honestly, nakakalakad pa rin naman ako na ano eh. Pero siya rin nga mag-picture na sa'yo, di ba? Minsan, may mga ganon. May pasulpot-sulpot. Siguro mga 10% of the time. Pero most of the time, okay naman eh. Hindi naman yung iniisip niya na ano talaga. But eventually, if you keep doing mga ganyang klaseng movies, iba na, magiging iba na yung status na. So far naman, kahit na nagbago na yung part na yun, people have been very nice. Walang intrusive or bastos. So that's great. No? People are really nice in general. So yung okay. Sa Oscars, na-disappoint ka ba na hindi ka na-nominate doon? Oo. Disappoint ako. Siyempre, kasi trinabaho namin yun eh. Pinaghirapan namin yun. I was in the States for 2 months para i-campaign yung film. So siyempre, nung hindi ako na-nominate, siyempre, you know, kasi, the thing kasi, Sir Julius, is when you're campaigning, a lot of people put a lot of ideas in your head. Like, oy, mananominate ka, or things like that. So, syempre, you hope, umaasa ka. And there's nothing wrong with that kasi as human beings, we always are hopeful. Lagi tayong umaasa. So, ang nangyari, hindi ko nakuha, of course, umaloob ko. Kasi, you know, when you work hard for something and then you don't get it, it hurts. Pero, I got over it naman. I'm okay na. And I've moved on and I've accepted my work wasn't good enough and that's fine. That's part of it. So now I just have to keep honing my craft and trying to do the best I can. That's what matters. Ang hirap din kasing ano, pagpilian kung iba-iba yung roles na ginagampanan nyo, di ba? Yes. Iba yung style ng acting. Parang ang hirap lang talaga. No? And kung sino man yung nominate, they deserved it. And congrats to them. Ganun talaga. You can't have it all. Okay lang yun. Nung nagsisimula ka pa lang sa acting, you were a struggling actress pa before. Ano yung mga hirap na pinagdaanan? Naku, lahat na ata ng hirap pinagdaanan. Yung pinaka-lowest ko. Ang lowest ko yung naputulan na kami ng kuryente. Oh, yes, naputulan na kami ng kuryente. Wala kaming ilaw ng ilang araw. Minsan, wala ng food sa bahay. So, buti lang may kapatid ako na pinapadala na kami ng groceries or ng pagkain. Umabot na sa point na pagising ko sa umaga, ayoko nang bumangon. Depression. Depressed talaga ako. Umabot sa point na tumigil na yung anak ko sa pag-aaral. Ganun kagrabe. This was what year? Around what year? Probably mid-2000. Mga 2000, 2005, 2006, ganyan. Tapos yung hindi nag-aaral anak ko, mga 2006, 2007. And then mga 2014, yung napuputulan na kami ng kuryente. Very recent. Paano mo nalampasan nyo? Umutang ako ng umutang ng pera. yes, totoo, honestly. Pagdating sa ganun, makapalang mukha ko, I approached my friends, family, and I was asking for help, actively asking for help. I'm not one kasi to... When you're that low, yung pride mo, hindi na siya importante. Ang priority ko na is mapakain ko yung pamilya ko and to make sure that their needs are met. So, binaba ko na yung pride ko and I really approached people to ask for help. And what really kept me going was my kids. Mga anak ko talaga. I think kung mag-isa lang ako sa mundo, baka hindi ko na-survive yun. So, it's really my children because if you think about it, what I do now is because of them, is for them, eh. Diba? Although, it's also for me, pero secondary lang ako.
sila talaga yung una. And they're the ones who kept me going. Oh, yun din ba ang reason kung bakit mas naging driven ka to audition for international movies? Yeah, I think it's also that. Uh-huh. I think that it's also my kids. Pero at the same time, Sir Julius, even if wala akong mga anak, I'd be still very driven to keep auditioning. Kasi, you know, my job is really my passion eh. I love acting so much na I'm willing to, you know, do everything, you know, audition or contact people. Umabot na ako sa point na gano'n na minimessage ko na yung mga executives ng mga studios para humingi ng trabaho. Ngayon, baliktad na. Ay! Ikaw na yung kinakontact nila. Oo, di ba? Ganun na eh. Ano sa tingin mo, I mean, just looking back, no? Ano sa tingin mo mangyayari kung hindi mo nakuha yung role na yun? Balik. Keep trying, no? Yeah, balik ako sa grind. Ganun ulit. Tanggap lang yan, tanggap ng kahit na yung role, go. At i-enjoy ko pa rin. At magiging masaya pa rin ako kahit papano, kahit na hindi ako satisfied. Tama. I'm still doing what I love, eh. Oo. Also, dahil tanggap ako ng tanggap ng trabaho, whenever you accept work, you are connected to more people. So, lumalawak yung network mo, eh. And if you keep accepting, then parang you're planting seeds. And then, more work pops up. So, that's why hindi talaga pwede maging choosy. Bilang isang artista, Dali, at matagal ka na, tagal ka na sa industry, no? Anong pananaw mo dun sa naging malaking issue ngayon tungkol sa mga love team? Yung nangyari kay Liza. So, di ba, nagbigay siya ng statement, sabi niya, hindi nakakatulong sa isang artista ang pagkakaroon ng love team. What's your opinion? You know what? Diversity is very important in anything in life, including the film industry. Love teams, I think, are still okay to exist. But it depends on the actor. Kung hindi mo type na mag-love team, don't attach yourself to a love team. But I still think there's value to it. Kasi may tao pa rin makaka-relate sa mga storya ng mga young love, eh. Diba? Kasi, I mean, a large part of our population is young people. So, they still want to see a reflection of themselves. Yeah. But it also matters that we tell other stories so that everyone is represented. Hindi lang ang love teams. At kaya, hindi rin ako pabor na mawala siya. Na if some people think na it's not right or it's not good for them, then they don't have to do it. But for other people, it works. So, it's fine. But whatever she said, it's her truth and we have to respect it. We should allow people to voice out whatever. I mean, like me, I've been voicing out so many things, diba? So why not also give her that space? She deserves to speak her truth. And for me, I mean, kung marami siyang mga negative feelings or hinanakit, it's only human for us to talk about that and be honest about our experiences. There's nothing wrong with that. Yeah. Kasi like siya, gusto niya makapenetrate sa Hollywood naman, no? Ikaw, you were able to. Actually, nakapenetrate na siya sa Hollywood. Meron siyang video. Lisa Frankenstein. Pero, malapit na yan. Baka, before you know it, andyan na siya. And just the fact na she was able to do Lisa Frankenstein, that's promising already. Nakabuild na siya ng seeds dyan. May mga susunod na yan. So, you know, and she was really very young, I think, when that happened. And that, for her, it impacted her in a negative way, and we have to respect her for feeling that way. There's nothing wrong with that. Have you met her? I met her twice. I worked with her twice. In two shows, in one serie, Bagani. Pero never kami nag-interact talaga. More of we were in a scene together. Tsaka yung Alone Together. Nakatrabaho ko siya, but I can't say we're friends or we've had any kind of deep interaction. So I've met her professionally, but we're not in any other way. No, anong advice na may bibigay mo sa mga gustong maging artista at gustong hopefully one day makapenetrate din sa Hollywood or sa international? I guess ang advice ko sa mga gustong mag-artista is, first of all, isipin niyo po nang mabuti kung bakit niyo po gusto maging artista. Ano yung motivation ninyo? And if your motivation is for the right reasons, then keep studying, keep researching, find ways, and you know, improve and hone your craft and pursue it if you're in it for the right reasons. And just keep your heart open and
you know, your horizons as wide as you can and be as professional as you can. And the blessings will come your way as long as you keep at it and work hard and be kind to each other. Si ang nag-organize talaga nito si Zena Bernardo. Pero marami siyang katulong dito. Marami kaming volunteers. Kasama yung UP Artist Circle. Bayaniyang Marikenyo Marikenya. Concerned Artists of the Philippines. So hi po. Hello, ito mga artists natin. Mga artists natin yan. Yes. So anto maraming tao ang responsible for this. Tulong-tulong talaga siya. Ang ganda. Look at this. Yes. Ito, tingnan mo. Ang ganda ng concept, no? Oh, Toim. Toim Imaw yan. Toim Imaw. Tatlong pieces ni Toim actually. Ano siya, ang ginagawa namin is we commission artists to create artwork from yung hulma, yung panghubog ng sapatos. Kasi marami pong mga factory sa Marikina na nagsara na tinatapon lang nila yung mga hulma. So gagawin nilang art and then kung ano man yung fee nila for that, that's what we will tag the price as and then yung auction off namin. Mm-hmm. The proceeds will go to Project Hulmahan, which is it's a mutual aid disaster response system where we send ingredients to communities para makakapagluto sila ng pagkain, para meron silang pagkain, lalo na pag may mga flooding, pandemic, disasters, ganun. Why is this project close to you? It's really close to me kasi ilang years na rin kami magkasama ni Zena Bernardo, ni Judith Albano, tsaka ni Jasmine Ong, Lady Solange. Pero si Zena ang nakaisip nitong project na to. And lagi talaga naming kumbaga CSR ang tumulong sa mga, lalo na sa mga nangangailangan. Kasi nung pandemic, di ba, ang daming nahirapan eh. Actually, pati ako nahirapan eh. And parang wala na tayong maaasahan kundi ang isa't isa. So we just wanna be there to support our neighbors and our countrymen pag kailangan nila ng tulong natin. So wala na ngayon mga factory na mga shoes sa Marikina? Meron pang ibang natira, pero marami nang nagsara. So tinatapon na lang nila yung mga hulman nila. Paano ginagamit yun? Yung, parang ano yung kahoy yan, di ba? Kahoy siya, tapos nilalagyan ng balat para ma-shape yung kung ano yung size. Yung leather. Yeah, so iba-ibang size sila ng hulma, tapos nilalagyan nila ng leather or kung ano man yung fabric para mahubog yung sapatos. Tapos tinatapon na lang nila ngayon? Dahil nagsara na yung pabrika. Gano'ng karami? May idea ka madami, ba? Madami. Libo-libo. Nung una nga, ano lang eh, ang balak namin mag, you know, gumawa lang ng 100. Pero ngayon, ang dami naming mga artists na pumasok. Halos 800 ang pumasok, so... It is going to be an auction or ano siya, pwedeng direct sale na lang? May direct sale, may auction, may hidden bidding, may backroom bidding. So, iba-ibang ways yan, depende sa artwork. Yung range kasi depende sa kung pamahal ng pamahal. Yeah. Yun, so, pwede rin direct. Kung mga viewers natin gusto nilang bumili ng ano, after this auction, pwede pa naman? Pwede pa po. Pwede pa. Kung may matira. Pupunta lang po sila sa Facebook page namin, Project Hulmahan. Yan, nakikita nila yun doon. Lahat ng information nandun na. Oh yeah, so ika-caption na lang natin yan guys. Yes. So pwede nyo i-click yan and then you can choose kung anong mga artworks ang gusto nyo kunin. Thank you so much. Thank you. Excited na ako sa future. Thank you. Hi teammates, it's me Mamu Tintin inviting you to also subscribe to my channel, Christine Babos Channel. Marami akong videos na mag-e-enjoy din kayong panoorin, kaya sulit sa oras. Hit that notifs bell too. Like, comment, and share. Thank you, teammates. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.